No, 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 no. Gago! What's going on, everybody? Kung bago ka man sa aking channel, please do subscribe. I-ring nyo na rin yung bell notification para updated kayo sa aking mga kalokohan, sa aking video. Okay guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-save ng movies galing Netflix through your SD card, through your hard disk drive, through your memory card. So, ayun. For English, anong translation ng English? How to save movie from Netflix to your hard drive, to your memory card, to your... Ano ba? Basta yun na yun. Basta tuturuan ko kayo kung paano yan. In the meantime, samahan nyo lang muna ako. Lilinisin natin to. Tingnan nyo naman kasi titingnan nyo. Sobrang dumi. So, ayun na nga guys. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-save ng movies galing Netflix. Isi-save nyo diretso sa iyong external hard drive, your memory card, or sa iyong USB. Diretso po yan. Kasi guys, kung familiar kayo sa Netflix, original Netflix, ang pinag-uusapin natin ngayon yung original Netflix. Kung familiar kayo sa Netflix, pwede nyo pong i-download yung movies doon. Halimbawa po sa mobile, di ba? Pwede nyo pong i-download. Pero, hindi nyo po yan masisave diretso sa iyong USB, diretso sa iyong memory card. Doon lang po yan masisave mismong sa app. So, ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano i-save yan sa iyong memory card. Direkta sa iyong external hard drive, kung mayroon ka man external hard drive, or kung mayroon ka man sariling USB. Okay guys, so ang unang-unang gagawin natin, pupunta tayo sa inyong browser. Guys, uulitin ko lang, para lang po ito sa mga naka-PC or mga naka-laptop. Hindi ko po alam kung pwede ito sa mobile, parang hindi ata. So, for today's video, para lang po sa mga mayroong laptop or naka-PC. Okay guys, kasi guys, kung meron kang laptop or meron kang PC, ang pinagkaiba po ng mobile sa PC, kasi sa PC guys, sa laptop na ginagamit mo, pag nanonood ka ng movies sa laptop, hindi mo yan ma-i-download sa iyong laptop, sa iyong PC. Through mobile lang yung pwedeng i-download. Ngayon guys, tuturuan ko kayo using laptop, pwedeng i-save yan diretso sa iyong external hard drive. So, ang unang gagawin guys, ganito. Ang unang-unang gagawin nyo, pumunta kayo ng browser. Nais nyong gustong i-open na browser. So, para sa akin, Google Chrome. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Then, pupunta tayo sa website ng Netflix. Guys, inuulit ko, Netflix na original ang tinutukoy natin, ha? www.netflix.com. So, ito yung pinaka-original na Netflix. So, makikita nyo dito, kailangan natin mag-sign in. Sign in tayo para makapasok tayo. So, mag-sign in tayo. So, sign in tayo. Mali daw yung password natin. Ulitin natin. Hintay lang natin. So, itong laman ng Netflix account ko. So, makikita nyo dito is may home, mga TV shows, kung anong latest ng TV shows. Ito yung pinaka-original na Netflix kasi mayroon din akong tutorial naman na hindi original. So, ito yung mga movies na andito. So, mayroon din latest. Naka-sign in to guys sa sarili kong account, Netflix.
So, ayun, actually lahat ng movies dito, lahat ng TV shows, pwede nyo siyang i-download. Ang gagawin yung unang-unang gagawin nyo, ipi-play mo lang siya, halimbawa, action and adventure, extraction. So kailangan natin siyang i-play bago nating ma-download ito. So, ang unang gagawin nyo is, i-play natin yung extraction. So, ayan na guys, i-play natin. Ang unang gagawin nyo guys, ito ang nakikita nyo, itong pinakamataas na to sa WW. Kukunin nyo lang yung link. So, right click nyo lang and copy. So, yan, kakopy natin yan. In the meantime, second po natin gagawin natin is, pupunta kayo, next new tab nyo, pupunta kayo sa, ito yung pinakamalupit, pupunta kayo sa www.flexicam.com. So, spell ng Flexicam is FLIXICAM. One word po yan, .com. So, pupunta kayo dyan sa flexicam.com. So, ida-download nyo lang po yung app. Again, guys, ito guys, tinuturo ko sa inyo para lang po sa may mga laptop, mga PC users, bawal hindi po ito pwede sa mobile. So, ito guys, ibig sabihin Flexicam. So, fast performance, sabi niya, Flexicam is a powerful and fast streaming video downloader for users to download Netflix movie and TV show with HD quality. So, kailangan nyo lang yan i-download guys. Kapag na-download nyo na yan, halimbawa, download natin, no? So, may lumalabas dito. Actually, meron na akong ganito. So, no need ko nang i-install yan. So, pag i-click nyo lang to and then download, tap, install nyo lang yan. Then, install. Yes lang ng yes. Then, okay na. After nyan, guys, meron na kasi akong Flexicam. So, eto guys. Ito yung Flexicam ko. So, i-open muna natin to. Gagawin natin, i-open muna natin to. Double click lang natin. Try natin mag-open yung Flexicam natin. Kanina guys, nag-copy tayo, di ba? Nag-copy tayo ng link ng movie. So, ngayon guys, yung link na yun, ipipaste natin dito sa Flexicam. So, etong Flexicam natin. So, mayroon ditong download sa ka-library. Itong sa library guys, eto na yung mga na-download ko. Ayan na yan. Yan, depende kasi sa gigabyte. So, 1.6 guide, 1.6, 1.6. Puro matataas yung ano niya. So, ang gagawin nyo guys, bago nyo i-download yung movies, kailangan sa settings muna tayo. And then, kailangan sa video quality, kailangan naka-high to. Pag-download nyo ng Flexicam, automatic nasa medium lang to. Okay, so, kailangan nyo ipindutin yung high. Then, audio language, save all nyo lang yan. Huwag nyo nang galawin yan. Huwag nyo nang checkan to. Huwag nyo nang checkan yan. So, dito tayo sa output folder. So, output folder. Ang gagawin natin, guys, maghahanap tayo ng folder na pwedeng gawin, pwedeng hanapin. So, ang gagawin natin, i-exit muna natin yan. Saglit lang. I-minimize natin yan. So, gagawa tayo dito ng folder na doon, dediretso sa folder na yon yung dinownload natin na movie. So, halimbawa, gawa tayo ng folder. Anong gagawin natin? Anong folder ang gusto nyo? So, ito ang ginawa natin, Netflix Download 2020. So, dyan yung dediretso yung dinownload natin na movies. So, after nyo yung magawa yan, punta ulit kayo ng flexicam. So, punta tayo ulit ng settings. So, ilalagay natin dito yung ano. Dito nyo hahanapin yung ginawa natin na folder. So, ano yung pangalan nun? Netflix Download. Ito. So, i-click lang natin to, then select folder. So, dyan dediretso, ito na, nagbago na, Netflix Download. Ito na yan, Netflix Download 2020. So, yan na yun guys. So, ang gagawin natin guys, basta ito gagalawin nyo itong video quality. Kailangan nasa high to. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo po ng low lang, low quality lang ng video, depende po sa inyong medium. Ang medium po I think nasa 460p. Kasi ako guys, kapag nagda-download kasi ako ng movies, kailangan guys is mataas. Gusto ko kasi yung HD. Lagi kong dina-download is yung high is equivalent to
1080 pixel. Yung ibig sabihin ng pixel, yung po yung pinaka high na resolution ng video. Yung pinaka malinaw na po, HD na siya. HD. So, yan po yun. So, dapat naka-high lang po. Depende po sa inyo. Kasi ako, marami naman po akong laman. Marami pang memory akong mapapasukan yan. Marami pa po akong free na bytes. Kasi meron po akong ito. Meron po akong external hard drive. So, dito ko po yan sinisave lahat ng movies ko. Okay, guys. So, ang pangalawang gagawin nyo, sabi niya dito, FlexiCam Netflix Video Downloader. So, paste video URL or search. Sabi niya dito, search video by name or copy link and paste it above. So, need nyo lang guys, i-right click. Diba guys, nakita nyo kanina, nag-copy tayo. So, right click nyo lang and then paste yung link. Natatandaan nyo yung link natin kanina? Ito yon. Kinapin lang natin, ito yon. So, minimize natin. So, yan na yon. Tapos, isi-search nyo lang siya. Pindutin nyo lang to after nito. So, may nakikita kanyo. One video found extraction. 2020, 1 hour and 57 minutes. So, bago nyo ulit yan i-download. Ito yung click button ng download. So, pupunta muna tayo dito sa isang tatlo na araw na to. Pababa. Dito natin malalaman kung ilang yung resolution ng movies na dinadownload natin. So, sabi niya, audio okay naman. Lahat naman yan. Ito guys, di ba guys, nakikita nyo? Dito sa video quality, nasa 480 lang yan. So, kailangan nyo guys is naka 1080 yan. 1080 kasi gusto ko yan naka 1080. So, gagalawin nyo siya naging 1080. So, i-click nyo lang yung download button. So, start na po yan ng download. So, ayan, makikita nyo yan, 0% extraction. Guys, sa movies na, guys, depende po sa internet connection nyo. Depende po kung malakas ang internet nyo, inaabot lang po ang isang movie ng 1 hour and 30 minutes. Hindi ko lang po alam kung aabotin to ng ilang oras. Makikita natin yan kung ilang oras aabotin yung movie natin. Movie na dinadownload natin. Ito guys, nakikita nyo, is 1080p. Ibig sabihin, nasa HD na siya. HD na na resolution. So, makikita dyan natin kung ilang oras malalaman natin yung dinownload natin. In the meantime guys, habang ginagawa nyo yan, pwede kayong pumunta doon sa browser, sa pinag-download dyan nyo, as hanap ulit kayo ng pwede nyong i-download. Kasi, lahat naman guys, ng movies dito, ng TV shows, pwede nyong i-download. So, punta lang tayo dito. Ayan po laman ng ano natin sa movies yan. Si-search nyo lang kung ano yung gusto nyo. Halimbawa, punta tayo ng Tagalog. Search tayo ng Tagalog movies. Tagalog movies. Guys, sa Tagalog movies, ida-download natin lahat yan. So, sister for mayroon mga iba. So, ano bang pwedeng magandang download dito? So, halimbawa, ito i-download natin. The Mistress. So, ito guys, mga nandito sa Netflix is ano siya, pinakamalaking high resolution ng video. So, maganda. Halimbawa, The Mistress ang i-download natin. Kailangan natin i-play lang. So, right click ulit yung link and then copy natin. So, ayun na guys, punta tayo doon sa FlexiCam. So, hanggang ngayon is 0 pa rin. Tapos, pwede natin itong palitan, i-X lang natin, then i-paste lang natin, then ito na siya. So, the Mistress, di ba? Ayan, The Mistress. So, ito lang, pwede nyo siyang i-click na itong download para malalagay nandito. Ang sabi dito is 3 hours and 51 minutes left. Oh my God, inaabotin ng 3 hours yung ano natin. So, i-X natin, papalitan natin. Ano ba? Mahina siguro guys ang internet ko. So, i-X lang natin. Ita-try natin ulit. So, punta tayo ng FlexiCam ulit. Hanapin natin yung extraction. Punta tayo ng extraction. Gusto ko lang yung 2 hours lang. Minsan kasi guys, depende sa movies. Depende sa connection nyo. Mahina siguro yung connection ko yun kaya naabot ng 3 hours. Copy natin yung link. So, antay natin. 1 hour later.
So guys, makikita nyo, nadedownload natin yung instruction na movie. Inaabot siya guys ng 2 hours and 26 minutes left. Makikita mo is 1% pa lang, 1%. So, ba ganito katagal ma-download yung isang movie sa Plexicam galing Netflix. Kasi guys, depende po nga yan sa connection nyo. Kung malakas po yung mobile data nyo o wifi connection po, mas depende pa, mapapadali po yung pag-download nyo. Ito guys, kasi sa akin guys, is tingnan mo guys, bilis tumaas, is nasa 6% na siya. So, 2 hours and 38 minutes left na lang siya. Depende nga rin po yan sa quality ng video. Kasi guys, dina-download ko yung movies is yung high definition na, yung pinakamalaki, malaking bytes. Kasi aabot siguro itong mga 3 gig to. So tingin ko, 2 to 3 gig to, gigabytes yung dina-download natin. So kaya ganyang katagal. Dito kasi guys, yung 1080p is sunod is HD na to, high definition na to. So malaki ang bytes nito, kaya yun. So ayun guys, antay natin guys mag 50% yan o mag 70% yan. Antabayanan nyo po guys. In the meantime, putulin ko muna to. Update ko kayo kapag malapit na. Guys, update ko lang kayo. As of today, meron na tayong 78% na tayo guys. 78% na. So 35 minutes left na lang po tayo. So, antayin natin yan mag 100% yung dina-download natin na extraction. So, in the meantime guys, habang nagda-download kayo, so pwede kayong pumunta ng browser nyo. So, halimbawa, punta tayo sa account ko, sa Netflix. Guys, uulitin ko, ito po yung original Netflix. Guys ha, original Netflix. Hindi po ito yung peke, kasi meron po akong mga tutorial na parang Netflix po. Hindi po siya original. Ito po yung original na Netflix. So, in the meantime guys, punta tayo dito. So, halimbawa, pupunta tayo ng, so magda-download pa tayo. Halimbawa, magdan tayo ng movies. Punta tayo na, search natin is Tagalog movies. So, lahat ng Tagalog movies lalabas naman. Hindi po lahat ng Tagalog is andito. Pili lang po. So, ayan po. Marami naman siya. So, ayan. So, halimbawa, i-download natin is, download natin tong The Mistress. So, ang unang gagawin nyo guys, katulad ng dati, kailangan nyo i-play yan. Tapos, kukunin lang natin yung link. So, kailangan natin yung link niya. I-play lang natin. Ayan na guys, HD po yan. So, ito yung right click nyo lang to, copy, i-post natin to para hindi magano, i-post natin. Tapos, punta tayo ng Plexicam app. Importante guys na may Plexicam account kayo para ma-download nyo. So, in-erase natin yung link dito, so ipa-paste lang natin dito. So, makikita nyo dito is extraction, no? Papalitan na natin siya ng Tagalog. Andyan din naman yan, hindi mawawala yan. So ayan guys, kapag plinik nyo to is download na yan. Antayin natin lang matapos to. Pwede kayong maglagay ng mga movies. Halimbawa, ilagay na natin to dito. Ilagay natin to. Ayan na guys, makikita nyo yung The Mistress. It means naka-post lang yan. Automatic yan, pagkatapos ng ma-download yung extraction, automatic, ito yung susunod. Automatic na siya. So, andyan lang yan. Hanggang mapuno nyo yan, guys. Hanggang dito, mapuno yan. Pwede nyo yan i-download. So, halimbawa, mag-download pa tayo. Hanap pa tayo ng, so, halimbawa, The Love Affair. Punta tayo sa The Love Affair. Play natin siya. So, i-copy lang natin to. I-right click. Then, copy. So, ilagay natin dito is paste. Papalitin natin itong The Mistress. So, mangyari dyan is The Love Affair na. Yan, guys. Bago nyo i-download yan, i-check nyo muna yung quality niya ng video. So sa akin kasi automatic niya naka-high na. Naka-automatic niya naka-high na. So yan, nakikita nyo naka-automatic siya. 1080p na siya. 1080p pixel. Ibig sabihin ng pixel. So, click nyo lang download. Mapupunta siya dito. So ayan guys, 80% na.
balitaan ko kayo, update ko kayo mamaya-maya kapag nasa 99 na. Okay, guys? A few moments later. Guys, nagbabalik tayo. And nakikita nyo sa right side is 96% na, 96%. 1080p, 5 minutes left. So, ayan guys. Automatic size pag natapos to. At automatic pag natapos to, ito yung susunod. Dediretso na po yan. Hindi nyo na kailangan pindutin yan para ma-download. Dediretso na po yan. Automatic download na po. Magda-download po siya. Guys, makikita nyo agay sa baba, may remove all, may pause all. Pwede nyo po yan, kung ayaw nyo ng movie, pwede nyo i-pause yan. Or kung ayaw nyo talaga, pwede nyo burahin yan. So, ayan, antay lang natin. So, 4 minutes na lang. 4 minutes na lang, matatapos na yung download natin. Oh, 100% na, 1080p. Susunod na yung The Mistress. So guys, nakikita nyo yan, The Mistress na yung sunod, 0%. Mag-aantay ulit tayo ng magiging 100% yan. In the meantime, puntahan natin yung dinownload natin. Saan ba makikita nyo? Saan ba natin makikita yon? Natatandaan nyo kanina, nag-download, gumawa tayo ng folder sa desktop. So, ito yon, Netflix download 2020. Natatandaan nyo, nag-download tayo. So, dito, dedireto yung dinownload natin na movies galing Netflix. So, kiklik lang natin to. Titingnan natin kung andito nga. So, andito nga yun, guys, yung extraction na dinownload natin. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yung bytes nito. Ilang bytes ba to? Ilang gig ba to? Guys, biruin mo guys, yung gig niya is 4.43 gigabytes. So, inabot tayo ng 2 hours mahigit para ma-download yung isang movie sa Netflix. So, yan po ay 1080p. This means high definition. So, yun guys, yung details niya is frame width niya is 1920, frame height niya is 1080. Ibig sabihin, high definition. Okay guys, so papanoorin natin para makita nyo kung yung dinownload natin is okay. So, ipi-play natin lang to with VLC. Play lang natin. So, ayan na nga guys, natapos na natin tutorial natin. Sana guys, may napulot kayong aral sa pag-tutorial ko. Ito guys, yung mga dinadownload. Kaya ako mahilig kasi ako mag-download ng mga movies, TV shows. Tapos, isinisave ko dito sa laptop. Tapos, transfer ko sa external hard drive ko. So, ito siya, yung external hard drive ko. Ito siya guys, is naglalaman siya ng 4 terabytes. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon. Gabi, ngayong araw pala. So, mag-shoutout muna tayo bago tayo magpaalam. Shoutout kay Elmer Mongado. Shoutout kay Casey Ranyo. Shoutout kay Romy Calderon. Shoutout kay Jalin Satinitigan. Natatandaan ko to, isa to sa mga winners ko. Shoutout kay Jody Patrick Diawara. Shoutout kay Nicolas Congreso. Yun guys, kung gusto nyo guys ma-shoutout din, comment down below kung gusto nyo din ma-shoutout. And kung may mga suggestion kayo or kung ano yung pwede nyong sabihin sa akin na mga suggestion na pwede kong gawin sa vlog ko or improvement guys, please comment down below para magawa natin yan. Suggestion din po kung ano pang gagawin natin mga vlogs natin mga soon. Sa soon, suggest lang po kayo. And kung bago ka man sa aking YouTube channel, subscribe. I-click nyo rin yung bell notification para updated kayo sa aking mga videos guys. Okay guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Peace! Laptop giveaway world number 7 para